Karamihan sa inyong nakararanas ng anxiety disorder ay nagkakaroon ng matinding takot sa iba't ibang uri ng bagay. Yung kakaibang pairamdam na feeling mo may mangyayari sa iyong masama. Ito yung isa sa mga sintomas ng anxiety na kadalasan ay iniiwasan ng nakararami sa atin. Yung pairamdam na parang may mangyayari sa iyong masama at any moment. Ito yung pairamdam na kadalasan ay iniiwasan ng bawat isa na nakararanas ng anxiety. At kalimitan, ito rin yung dahilan kung bakit may mga tao na natatrap na lang sa kanilang bahay. So kung isa ka sa mga taong nakararanas ng agoraphobia, kailangan mong panoorin itong video na ito. Alam ko na karamihan sa inyo ay iniisip na ang agoraphobia is fear of going outside. But that's not actually true. Yung agoraphobia, hindi siya fear of going outside, kundi ito yung takot sa maaaring mangyari sa'yo dahil sa mga sintomas na nararamdaman mo kapag ikaw ay lumabas. Ngayon yung agoraphobia, ito yung consequence ng iyong anxiety. It's not a separate problem. Maraming tao ay iniisip na ang agoraphobia ay iba sa anxiety. Pero sa totoo lang, may connection ang agoraphobia sa anxiety disorder. And malaking factor dito is kung papaano ka mag-react towards the anxiety symptoms. So for example, naka-experience ka mag-panic attack sa mall. So what happens is, you avoid going again sa kahit anong uri ng mall. Kasi nagkaroon ka na ng fear, tumatak na sa isipan mo na papaano kapag na-experience mo ulit yung first panic attack mo doon sa lugar na yun. Ang nangyayari is iniisip mo na paano kapag nag-panic attack ka ulit. Tapos yung feeling mo na hirap ka tumakas doon sa situation na yun. O kaya iniisip mo na paano kaya kapag sumumpong ulit yung anxiety mo. And at this time, this is something serious. Paano kaya kapag may nangyari sa iyong masama? May tutulong kaya sa iyong ibang tao? May mga pumapasok sa isip mo ng mga irrational thoughts na paano kaya kapag nangyari tong mga bagay na to? Paano kapag nagmamaneho ka tapos naramdaman mo yung mga pangit na pairamdam? Tapos bigla ka nawala ng kontrol sa iyong pagmamaneho. Do you see? Lahat ng iniisip mo na ito, actually lahat ito ay signs and symptoms ng anxiety. And what happens is, yung consequence dahil nakasanayan mo na ganito ka mag-isip is, nag-uumpisa ka ng umiwas in those situations. So ang nangyayari is yung pag-iwas nyo ay nagiging extreme. To the point na hindi ka na lumalabas ng iyong bahay. Pero depende pa rin ito sa tao. May mga ibang tao na patuloy pa rin nakakalabas ng kanilang bahay. Nakakapagtrabaho, nakakapag-grocery, pumupunta sa simbahan. Pero iniiwasan nila yung specific situation kung saan nararanasan nila mag-panic attack. Pero may iba rin na totally lahat ng situation na feeling nila ay magti-trigger yung panic attack nila, ay iniiwasan nila yun. Iniiwasan nila pumunta sa mga concerts, sa mga family gathering, kaya sa movie theater, kasi yung feeling nila na maaaring mag-trigger yung panic attack nila. Ako noon naaalala ko, ayaw ko sa mga lugar na sobrang ingay, yung maraming tao, maraming huni ng sasakyan, yung nag-i-irritate yung tenga ko. Madalas iniiwasan ko yun. Dahil feeling ko, dito magti-trigger yung panic attack ko. Pero sa karamihan ng mga nakausap ko na nakararanas ng agoraphobia, karamihan sa kanila is natatakot sila pumunta sa mga crowded spaces. Kung saan feeling nila, hirap silang tumakas kapag may nangyaring masama sa kanila. And sometimes yung iba takot mag-travel. Dahil iniisip nila na paano kapag may nangyari sa kanilang masama. Alam nyo, ang nangyayari sa mga gantong tao na kahit na nasa bahay lang sila, at feeling nila ay safe sila at comfortable, yung daily living nila ay masyadong naaapektuhan. And also, nawawalan rin sila ng self-confidence. Feeling nila mahina sila. O kaya yung iba na de-depress pa. Yung tinatawag nating core confidence, unti-unti yung nawawala. Kung dati ay parati kang masaya at mahilig lumabas, pati ito ay nawawala. So ang nangyayari kasi dito is, yung mga taong agoraphobic, yung response nila sa anxiety is paulit-ulit na pag-iwas. Ayokong maramdaman yan. Ayokong maranasan ulit yan. Sa totoo lang, hindi ko kayo masisisi dito. Kasi yung panic sensation, napaka-overwhelming talaga nito. Sabayan pa na yung mga na iniisip mo is hindi mo alam kung bakit mo nararanasan ko. Yung takot na baka may mangyayaring masama sa'yo. Yung impending doom na pinatawag. Kalimitan, ito yung matinding kalaban ng mga taong may anxiety disorder. Kahit yung mga taong nasa right way ng recovery nila, kapag sumumpong ulit yung mga matinding takot, yung panic sensation, yung mga pangit na pakiramdam,
ito yung paulit-ulit na bumabalik sa isipan natin na kung ako ay healthy, kung anxiety lang ko, bakit paulit-ulit ko tong nararamdaman? And dahil sa paulit-ulit na ganitong response towards that situation, yung anxiety mo ay nag-uumpisang lumala. Now, you're becoming anxious in situation na hindi naman dapat ika-anxious. Sa totoo lang, ang nangyayari kasi dito, tuwing tayo ay paulit-ulit na umiiwas doon sa mga pangit na pakiramdam is, tinuturuan mo yung nervous system mo that everything is threat. So, ang response ng nervous system mo is, oo nga no, maybe this is a threat. And kung ang response mo dito is avoidance, well then, yung nervous system mo is sinasabi na, yes, tama ka nga, nasa threat ka. So, magpapalabas dyan ng mga iba't ibang uri ng stress hormone sa iyong katawan. So, dahil naramdaman mo na yung iba't ibang uri ng stress hormone sa iyong katawan na nagdudulot ng pagbilis ng iyong tibok ng puso, yung mabilis at mababaw na paghinga, yung pagkahilo, matatakot ka. So, iiwas ka doon sa situation na yun. Let's say, for example, nag-panic attack ka habang ikaw ay nagmamaneho. Ngayon, titigil ka magmaneho dahil every time na pupunta ka doon sa iyong sasakyan, nararamdaman mo yung panic sensation. Even though you're not objectively thinking about it. So, sasabihin ng nervous system mo na, okay, hindi kaya mag-drive nitong tao na to. Every time na ikaw ay nasa situation na, ikaw ay nasa iyong sasakyan, yung nervous system mo ay nakasanayan na naiparamdam sa iyo yung panic sensation. Kasi parati kang umiiwas dito. Kaya nakasanayan ng isipin ng iyong nervous system na ikaw ay nasa threat tuwing ikaw ay sasakay sa iyong sasakyan. So kung naumpisan mo ng pansinin yung panic attack tuwing ikaw ay nasa sasakyan, mapapansin mo na rin na halimbawa nasa ibang situation ka na feeling mo ganito yung pairamdam na nagpanic attack ka doon sa sasakyan. Let's say for example, sumakay ka ng elevator. Mapapansin mo na rin na automatically, ino-observe mo yung katawan mo doon at yung nararamdaman mo. So kahit saan na situation na mararamdaman mo yung panic sensation, nagkaroon ka na ng habitual behavior na umiwas dito. Until now, maraming tao ang nagiging agoraphobic at nahihirapan silang lumabas ng kanilang bahay. Pero sa totoo lang, kaya mong ma-overcome yan. Pero hindi sa pamamaraan na pag-iwas, kundi sa pamamagitan ng exposure to these fears. Pero bago mo umpisahan yung exposure therapy, kailangan mo muna malaman kung ano ba talaga yung nangyayari sa iyo. Kaya napaka-importante at napakalaking factor ng proper knowledge sa iyong anxiety recovery journey. Dahil kapag ikaw ay may right knowledge, nababawasan yung fears. At kapag nabawasan yung fears, nababawasan yung pagsumpong ng iyong anxiety and panic attack. So ang nais mong malaman kung papaano ko na-manage yung anxiety disorder, make sure na panoorin mo yung mga videos ko from the start. Kasi sinishare ko doon, step by step, kung papaano ko na-cope up at kung papaano ko nag-umpisa sa aking anxiety recovery journey. So kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to subscribe, like, and comment down below and click the notification bell para parati kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat po. Bye!